Pinalutang ng PDP laban Cusi faction ang Go-Duterte tandem. Kasama pa rin daw kasi sa kanilang options ang tambalang yan. Pero tila sarado na talaga ang pintuan sa pakikipagsanipwersa sa paksyon ni Sen. Manny Pacquiao. Narito ang aking report. Wala raw alam at hindi na konsulta ni Sen. Manny Pacquiao ang mga kasama niya sa PDP laban nang makipag-meeting siya kina Pangulong Rodrigo Duterte at Sen. Bonggo. Hindi raw tuloy maiwasan ng ilan na mag-isip kung iiwan na ba sila sa ere ng standard bearer nila. Ang balita ko hindi ipinatawag kusa daw na nagpunta. Ang unang feeling ko dyan, bakit nagpunta siya dyan? Ano ba, meron bang usapan ito na hindi namin alam? meron nga siguro yung mga pag-iisip na extreme. Ano ba? Umayaw na ba? Sagot naman ni Pacman, walang iwanan. Hindi. Ipinaglalaban namin yung PDP party na yan. Dahil yung iba, mga illegal, kami may hawak ng data, mga papilis ng partido. Pero ipinatawag nga ba siya o kusang nagpunta? Actually, alam mo, biglaan kasi yan. Biglaan kasi yung in-inform ako by a close friend of mine na malapit sa akin matagal na. Tapos sinabi na pinatawag ako ng presidente. Siyempre, sino ba naman ako tatanggi sa patawag ni Presidente? Tapos nagulat ako pagdating sa Malacanang, hindi rin pala alam ni Presidente na may meeting kami. So... Parang sinet up lang kayo, sir? Parang sinet up lang kayong dalawa? Hindi naman. Hindi rin naman daw pinag-usapan ang sigalot sa partido at ang posibilidad na mag-tandem sila ni Senador Go. Tinabla rin ni Pacquiao at ng katandem niyang si Congressman Lito Atienza ang pahayag ni Congressman Joey Salceda na may surprise move si Pacman sa mga susunod na araw. Pakisabi nga sa akin, para naman may paliwanag ko, dahil si Joey talagang chismosa yan. Alam niya yung bitin na meron surprise sa Lunes. Ano surprise, Joey? Na ikaw ay ano? Yung sorpresa on yourself. Kung si Pacman walang impact sa PDP laban Cusi faction, si Davao Mayor Sara Duterte mukhang meron. Kasunod ng kanyang panunumpa sa lakas CMD, sinabi ng PDP laban Cusi faction na binabantayan nila ang mga nangyayari sa national political landscape. Tinitignan daw nila ang lahat ng mga opsyon, kabilang na dyan ang dating plano na patakbuhin bilang Pangulo si Senador Go at si Pangulong Duterte bilang VP. Si Senador Go makikinig daw sa desisyon ng kanilang partido. Pinag-aaralan daw nila ang best possible option at abangan na lang ang kanilang desisyon. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5.